So, isang magandang araw mga bay. So, andito na naman tayo sa ating panibagong vlog. So, dahil na nandito tayo sa ating probinsya mga bay, dahil Halloween, yun, makauwi tayo. So, magluluto tayo dito ng isang napakasarap na dish mga bay, or paborito ng mga Ilonggo. So, magluluto tayo mga bay ng Valenciana. Yan. So, kung bago pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan, pindutin ang subscribe button, like, share, at pindutin ang notification bell para updated ka pa sa mga bago pa nating mga videos. So, huwag nating patagalin ito mga bay. Tara, let's go! So, ito yung mga ingredients natin mga bay. So, mayroon tayong glutinous rice. Yan. 1 kilo po yan mga bay. At syempre, yung ating green peas with carrots na po yan. Yan. Syempre yung ating pork, 1/2 kilo po yan. At syempre yung pork liver, 1/2 kilo din. At syempre yung ating gata or ating coconut. So kakayurin natin yan mamaya mga bay. Hindi tayo bibili ng ready made kasi ang dami dito sa farm namin. Mayroon tayong siguro mga 200 na buko or yung coconut. At syempre yung ating turmeric powder. So ang first nating gawin mga bay is ito yung ating niyog. Yan. Biyakin lang natin to. Yan ang pagkabiyak. So press na press yung buko o press na press yung gata natin mga bay. So next ay kayurin natin dito or kudkurin ba o ano ang tawag dyan. So ito lang mga bay, ganito ang pagka trabaho nyan. Yan, na-miss ko itong ganito mga bay kasi noon ito yung ginagawa namin dito. So, hindi kagaya doon sa mayroon naman mabili na mga yung ready to use na mga gata mga bay dito doon sa mga mall yan. Pero dito gusto natin experience muli yung buhay probinsya mga bay. So ito na mga bay yung kinayod natin na gata. So proceed tayo sa next procedure. Yan. So lagyan natin ng kunting tubig lang. Then yan. I'm sure na malinis yung mga kamay natin mga bay bago natin ganitoin, bago natin lamutakin mga bay. Yan. Then ibuhos natin yung ating malagkit. So pure na malagkit yung ginagamit natin ito mga bay. Pero pwede na rin kayo maglaglag ng naliraya yung ordinary rice lang, 50-50% pwede. So gawin natin, hugasan natin muna siya mga bay. Then dito na natin ilagay sa ating gata. So ang gagawin natin dito mga bay, saingin muna natin siya sa gata. At then maglalagay tayo ng turmeric powder mga bay. So depende sa inyo kung anong kadami mga bay. So tansahan lang ito mga bay ha. Walang exact mixture man dito mga bay kasi yun nga, pagpalagay natin na yung may mga handaan. Yung sa mga handaan mga bay, hey, yung nagluluto ng mga medyo maramihan, hindi naman sila gumagamit talaga ng mga measuring. So kanang sa kanila yung mga tansa-tansa. So ito yung ina-apply natin dito mga bay. So yung purpose natin dito para ipakita sa inyo kung ano yung style ng pagluluto. At least mayroon kayong mga idea. Although maraming style ng pagluluto ng Valenciana, pero ito yung version na nakita ko lang noon sa dito sa amin. Yan yung mga nagluluto dito sa mga handaan. So ito mga bay, ready na yung ating fire. So isasalang na natin sa mga bay. Yan. So yan na siya mga bay. So siguro mga after 15 minutes or 20 minutes tingnan natin mamaya. Yan.
So habang nagsasaing tayo ng ating malagkit mga bay, ito yung ating pork liver. Siyempre, magsaslice na tayo mga bay. So yung ginamit natin mga bay, 1/2 kilo lang at saka 1/2 kilo din na liver. So depende sa inyo mga bay kung gaano kalaki yung gusto nyong slice. So after 20 minutes mga bay, tingnan natin. Yan na yung itsura niya mga bay. So kunti pa. Kunti po yan. Try natin. So dapat maluto siya talaga bago natin siya tanggalin dyan mga bay. So siguro mga 5 minutes pa. Mag-gisa na tayo mga bay. Yung ating bawang at saka yung ating sibuyas. Next is yung ating pork. Ay, maapoy-apoy. Ayan. So next natin ilagay mga bay yung ating yung liver ng pork liver. So medyo madami yung kuha natin mga bay, medyo parami yung ating mga karne. So okay lang yan. So ilagay na natin mga bay yung ating green peas at saka yung carrots. Maka-mix na po yan. So this time mga bay, ito na yung sinaing natin kanina. So ilagay na natin dito sa ating ginawang meat. Yan. So, kung makikita nyo, napakaganda ng kulay ng ating Balinciana. Yan o. So, napaka-overload ng ating Balinciana mga bay kasi ang daming karne. Yan o. Pero depende sa inyo mga bay kung ano kadami yung karne na ilalagay natin. Kasi optional naman lang to. Wala namang saktong sure kung ilang kilo ba yung ilalagay natin. Yan. Medyo maliit yung kawali natin mga bay. Okay na yan. Yan. Yan yung napakagandang Balinciana mga bay. Pwede nyo gawin sa inyong mga bahay. Sa inyong mga, kung meron kayong mga event, kung meron kayong mga birthday party, pwede nyo gawin mga bay. So ipapakita natin sa inyong mga bay yung finished product natin ito. Huwag kayong alis. So ito na yung finished product natin mga bay. So medyo natagalan tayo siguro nasa isang oras kalahati kasi medyo mahangin kasi ganyan talaga pag outdoor cooking yung gawin natin mga bay. Kasi medyo mahangin yun ang kalaban natin, hangin at saka yung ulan. Yan o. Pero okay naman yung kilalabasan mga bay. Yan. So ito na mga bay, yung ating ginawang Balinciana. So medyo okay naman. Kasi yun, tingnan nyo yung texture nya. Parang sa pan pa lang mga bay, yung kanyang tsura lang, takam na kayo. Kasi talagang napakaraming laman mga bay. Napakaraming karni at saka liver na nilagay natin. So napakagandang panghanda sa birthday
wedding, kahit ano. Yan, 2-in-1 na siya, 2-in-1 kasi meron ng mga lamas, meron ng karne, at saka meron ng rice. So although nito yung glutinous flour rice, yan. So pwede niyong subukan mga bay sa yung kung mayroon kayong mga handaan sa yung bahay. Swak na swak. So yan lang mga bay, sana nagustuhan niyo ang aking video ngayong araw. Kung nagustuhan niyo, paki-like, paki-share, paki-subscribe na lang mga bay. So sa ngayon, yan lang po muna mga bay, at abang-abangan niyo pa ang sunod na mga video pa natin. So sa muli, ito naman yung kaibigan, nagsasabi namang God love you so much. Babu!